Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Ayan, so as you can see sa title ko, yung pinaka-aabangan talaga ng lahat na ang dami kong natatanggap na mga message kung mahal bang tumira dito sa Finland, ano yung mga cost of living, ilan yung natitira sa sahod, ano yung mga nababawasan sa sahod, may natitira pa ba, ganyan. So, nag-arrange ako ng dinner para sa mga kasama ko sa trabaho na matagal na din dito sa Finland, under din sila ni Top Make. I-compare natin kung ilan yung naiwan sa kanila dahil matagal na sila, may mga additional na sa mga sahod nila. Tapos kami din na mga bago pa. So para makita nyo kung mahal nga ba ang tumira dito, magtrabaho, mag-aral, ganon. So let's start! Hi guys! So, ito na kami. Charing! Mga girls. Mga spice girls. Hindi. Sila yung mga kasama ko sa trabaho. Bali, ito si Claricel. Nasa third floor siya kasama ni Melody. Tapos, si Claire naman kasama namin sa, ano namin, sa floor. Sa second floor. Kasama ko din si Donna. Ayan. Itong bahay na to, silang dalawa ang nakatira. Ayan. Silang dalawa. Galing sila ng north. Lumipat sila dito, tapos galing din sila kay Top Make. Pero mga naunang batch sila ni Top Make. Mga, anong batch kayo? 8 ako. 8, batch 8 sila ni Top Make. Batch 12. Batch 12, ah. Siya kay Silk Road siya. Team Abroad. Team Abroad siya, galing ng Dubai. Representing Suwa 6. Ay, Suwa 6 ka. Sila yung pilot na batch ni Silk Road. Ayan. Ganon. So, ngayon pag-uusapan namin kung ano yung mga natitira sa sahod namin. Kung may natitira pa ba? Sa sahod namin. Wala. Wala na daw. Kung may natitira pa ba? Tapos ano yung mga kinakaltas sa sahod? Kung ano yung mga kinakaltas sa sahod? Tapos kung ano yung mga bills na binabayaran namin? Yun. So, kaya yung ulam natin. Nagluto ako ng munggo, tapos pritong galunggong yata to. Basta isda. Tapos yung fish. Oo, tapos ano ba to? Gizzard tsaka chicken liver. Oo, ganun. Adobo ganyan. Yung Tagalog. Balon-balon. Balon-balon. Oo, atay ng manok. Oo. Kain. Makakasumba tayo nito. So yun guys, dito sa bahay nila, si Claricel at saka si Donna, nag-share kayo ng food, di ba? Nag-share sila ng food. So kami, sa kami ni Melody, kanya-kanya kami ng food. So sa inyo, sa tingin nyo, mas maganda ba na mag-share ng food? Or mas maganda na yung solo ka lang? Or paano ba yung discard? Sa tingin ko, depende yun sa kasama mo. Kung parang naman kayong matakaw. Pareho kayong it's a tie. Oo. Yan. It's a tie. Usually sa isang buwan, ilan yung na-spend ninyong pagkain? Estimate lang. Siguro, mga manan. Hindi. Parang mag-uat na. Kasi yung depende din sa ano. Sa kung bilhin din. Kasi nagmamarket na kami, sabay kami, nagmamarket ng kumari mga meat, tsaka rice, yung mga ano. Kailangan. Tapos, bultuhan kami kung bumili para mas nakakamura. Sabagay kung bumili kayo sa Asian store, isang pamasahin na lang. Isang pamasahin na lang. Tapos, yung malaking ano na, yung isang buong ano, kumari yung sa belly. Pagka yung isang buong yan, bibiliin ko na siya buong. Tapos sa hati-hatiin ko na yan kung ilang araw tsaka ko yung freezer para it will last for a month. So mas makakatipid? For me, parang mas makakatipid kung may kasama ka. Kasi sa kanila, 100 to 200. Isa, dalawa na sila dun na, sa akin, nag-spend ako ng more than 100. Kung 120 nung last time, 120 na spend ko. So isa yan sa mga pinaka major talaga nagagastusin nyo dito sa Finland, yung pagkain, kasi mahal. Tapos, next yung
bills niyo sa kuryente, bills namin sa kuryente. Bills namin sa kuryente. Mga bills na binabayaran. Kuryente at saka tubig. Sa inyo dito, ilan? Sa water. Sa water, 20 per 20. Oh, 20 per 20. Wala kami, we don't pay. Wong English. Sa apartment namin, may exemption. Upa lang binabayaran namin. Libre na kami sa water, electricity, and wifi. Yun lang. Pero hindi ako makarelate. Maganda yun sa kanila kasi parang, amen. Parang student type na apartment. Dati kasi siyang office, tapos ginawang mga rooms. Tapos yung lahat, yung rent nila na 300 euro a month, andun na yung water, andun na yung kuryente lahat, pati wifi. So maganda yung talaga napuntahan nyo kaya. Na dati mo rin tinirhan. Na dati kong tinirhan. Sa amin naman yung Melody, yung water namin, 30 each kami. Itong apartment pala nila guys, 2 rooms siya. Tapos may living room, kitchen, at saka bathroom. With sauna. With sauna. Ilan ang rin dito? With water, ano na siya, 1,060. Katama na yung tubig doon. Bala yung tubig kasi diba 20%. So yun. Parang 1,040 lang dapat yun. Ito. Plus. Ay, sorry. 1,060. Dala ko tubig na yun. Kasama na ito. Gaya pa yun yung wala pa doon yung kuryente. Mm. Okay. So, 1,060, andun na yung water nila. Hindi pa kasali ang kuryente. 2 bedrooms to guys, ha? 2 bedrooms. Tapos, magkano kuryente nyo every month? Usually. Kasi, di ba, noong January lang kami nalipas. So, nagulat kami kasi... Yung kuryente namin dati sa Lapland, nasa ano daw siya, mga 40 to 50 siguro. In a month. Kapag summer, mas mura pa, nasa 30 lang. Tapos, nung nandito na kami, yung first bill namin, parang 70 euro siya. Ay, laki. So parang, laki kaya. Laki ng difference. Oo. Pero nung mga sumunod na, kasi siguro dun sa sauna, ito siguro yung nagsamahal. Kaya... No, parang hindi na namin masyadong inoon yung sauna. Bumaba. Tsaka yung bathroom kasi namin may ano siya, heater sa floor. Sa floor. So, parang minimize. Sorry. Ganun. So, nung parang inano namin yung temp niya, itong recent na ano namin, nasa 50 euro na siya. So, malaki yung nakakain ng sauna at saka heater sa floor. So, mas lesser yung babayaran ng kuryente yung mga pagka-summer. Kasi wala ng mga heater, mga ganun. Saka yung ilaw din. Katulad nga yun. Mga ilaw. Kasi ngayon, diba, anong oras na, pero ang super dumanap pa rin. Sa bagay ako. Hindi halika ng kailangan ng... So, ayun guys, yung kuryente nila. Sa amin naman, dalawa lang kami, tapos hindi kami nagamit ng heater sa floor. So, yung kuryente namin na dumating first is 20 euro. Yung isa 20 euro, yung isa 20 euro din. So, kung may kasama ka sa apartment, maghahati kayo sa kuryente. Kaya sa kanila, maghahati din sila. So, pero kung ikaw lang mag-isa, sa'yo lahat. So, pagkaan niyo, Claire, di ba, ano yung lahat ng ano nyo, ng bills nyo doon sa 300. Sa pagkain, estimate mo lang, magkano yung na-expend mo sa food? Sa amin, kasi ano, nung wala pa si Adela, nung ako lang, nagtitipid kasi talaga ako, hindi man ako palakal. Ngayon lang kasi may pagkain siya. Pero siguro ano, mga nasa roughly 100 na okay na siya sa akin yung, kasama na yung lahat ng toiletries na siguro. Pero sa food kasi, matinapay kasi ako. So medyo hindi ako ng ano. Ay, yung ano pala kanina, yung sabi namin na 200 na sa food. Hindi yung kasali pala din yung mga ano, personal na namin. Ay, hindi kasali. Kunwari yung, tapos yung sariling mga, kunwari may gusto akong snack. Yeah. Na yung sariling cost, tsaka si, si Clarice, kunwari gusto niya ng ice cream.
So, yun. So, separate kami. Kasi kung ano, gusto niya ng chocolate, ako gusto ko ng vanilla. So, separate kami. Pero, sa food na lang, food rice, na. Yung mga meat, tapos yung mga condiments, yun, doon kami nag-share. Yeah, parang ganun din ako. Basically. Oo. Parang sa pagkain lang talaga, nag-spend ako ng mga 100. Minimum talaga yung 100, hindi talaga ako nagbumababa dyan. Kahit anong tinid ko lang, hindi ako kakain ng ganito, ganyan. Gagastos ka talaga. 100 above. So, sa pagkain, depende talaga kung ano yung preference mo sa pagkain, kung ano yung gusto mong bilhin, ganyan. Pero ang pagkain talaga dito, mahal. Ang bigas, na isang kilo, ilan ba yun? 2? Depende sa brand. Depende sa brand, oo. May mga bigas na mura lang, pero hindi masyadong maganda yung quality. Okay. Tapos kami dito, since magkakasama kami sa work, tapos sila, tsaka kami, kaming lahat, hindi na kami nag, hindi na kami nag-spend ng money para sa transportation. So, isa yan sa magiging gagastusin nyo kung sakaling pupunta kayo dito. So, depende sa lugar kung saan kayo magpupunta. Kung halimbawa, malayo kayo sa trabaho nyo. So, kailangan nyo, kung kailangan nyo sumakay ng bus, ganyan. Kailangan nyo kumuha ng bus card. So, isa yan sa magiging gagastusin nyo. Maliban sa tubig, kuryente, rent, ganyan. So, sa salary na tayo. Ayan. So, sa salary naman, sa akin kasi sa case ko, hindi ko pa nakikita yung ano ko, yung payslip ko. Hindi ko alam kung ano yung binabawas. Ang alam ko lang, although alam ko, pero hindi ko alam kung ano yung talaga pinaka-amount nung binabawas sa salary ko. So, syempre, andyan na yung tax. Tapos, ano pa? Yung ilaki. Para sa retirement. Retirement. Tapos yung pag-member ka ng mga union, may babawas nung sa'yo. Tapos yung unemployment, sure ba? Hindi ko na alam. May something. Kasi yung mga unemployment sa Finland, hindi ko makakaras na sila ng allowance. So, parang galing doon. Binabawas sa mga employee. Yata? I'm not sure. Sa akin naman, napabawasan din ako ng bayad sa apartment kasi pagdating namin, si Atendo yung nagbayad for, actually 3 months lang dapat, pero dahil napunta kami sa temporary apartment, 4 months yung binayaran ni Atendo. So, nagbabawas yung sahod namin ng 250 a month hanggang sa natapos naming bayaran yung lahat ng binayad nila for the whole 4 months. So, yung pinaka-basic talaga na sahod ng practical nurse dito is 1,900 euro. So, sa akin, ang binabawas na tax sa akin is 10% ng 1,900. 10% ng 1,900. Basic yan ha. Tapos, ang binibigay yung sahod namin every end of the month. Tapos, yung 1,900 na yan, mababawasan ng tax. Tapos, yung mga sinabi niya kanina. Tapos, yung 250 na binabawas ni Atendo. Ayun. So, ang matitira na lang, lahat-lahat is konti-konti na lang talagang natitira. Tapos, magbabayad pa ng bahay. Let's say, natitira 1-2 na lang, 1-2 euro. Magbabayad ka pa ng kuryente, magbabayad ka pa ng, bibili ka pa ng pagkain. Kung sabihin natin, kuryente mo, sabihin natin 20 lang. Tapos, pagkain, sabihin natin, nasa 150, kasi minsan lalabas ka din, kakain sa labas, ganyan, isali na lang natin yun. Ganon. Let's say 150 talaga sa food. Tapos, ayun, tapos magpapadala ka pa sa Pilipinas. Kung may sinusuportahan kang pamilya, kung may pinapaaral ka. So, kayo na lang mag-estimate kung ano ba, kung magkano ba talaga ang natitira. So, yun. Kung sabihin natin, 1-2 yung natitira sa akin, tapos ibawas lahat ng mga babayarin. Yung apartment ko, ang binabayad ko, 550 lahat. So, parang wala na natitira. As in, parang wala talaga natitira. Kaya kayo, mag-isip-isip kayo kung mag-Finland kayo kung hindi. As in. Pero kung matapos mo nang bayaran niyo sa Atendo,
Yung 1-2, di plus 250. So, magiging mga 1-4-1-5 na yung ano. Matitira. True. Yeah. Tapos, meron pang yung sa palka, yung mga OT. Okay. So, ang OT, binibigay dito every 15. So, pa March 15, April, May, ganyan. Basta 15 siya binibigay. Tapos, halimbawa, yung so, March 15, nataon siya ng Saturday. March 14, nila binibigay. Ganun yung sahuran dito. Diba, sa katapusan din, diba, yung March 31, nataon siya na Sunday. So, Friday pa lang, before ng March 31, nila ibibigay. Ganun siya. Sa OT, syempre, depende kung ilan yung nakonsume mong mga OT, ganyan. Kung meron kang mga duty ka, bilang kami na duty, ganyan, may mga dagdag din nila sahod. 50 euro sa amin. So, ibibigay nila yan sa OT mo. Ilalagay nila sa OT mo. Natatanggap sa isa pag. Oo, depende. Roughly. Kunwari ngayon, ano ba natin mo ngayon? 150. Yung first mo pa lang yun, di ba? No. Pero sa Friday, hindi mo pa lang kumagkano ka. Oo, di ba may OT ka noong nakaraan? Oo. Oo, yun. Siguro naman natabi mo lang siya na roughly kapag ka roughly ganito, kapag kayo may makompare. May makompare ka lang. Pero yung within 1 year, ano yung minimum muna na receipt mo? Baka 200. Itong last, based on experience, kapag ka at least dalawang beses kang nag-OT, I mean mga 12 hours, 6 hours per shift, ganyan. Tapos may halo doon sa raha ka, yung may 50 euro na additional. Oo. Mga 1,000 plus yun, pero mababawasan kasi ng tax. Tax, may tax din yun. So, saka yung lahat, lahat na rin naman yung nababawas. Nababawas lahat yun. Oo. Mga 800 plus na yun. So, kung regular lang siguro na wala kang ano, OT, yung mga, yung kanya tax and release. Oo. Tapos depende okay pa lang. How long you stay in Finland? Nagmamatter yung ilang year ka na nag-stay dito sa Finland. Oo, dun sa per hour mo. Per hour mo. Halimbawa, nag 1 year ka na, mag-increase yung per hour mo, char. Increase yung per hour mo ng 1 euro lang naman. Char. Ay, mag-ganan lang, 100. Huh? Mga 100, char. Ang per hour. Oo, mga 1 euro per hour yung ma-increase sa'yo. Oo. Kung dati, 11 lang yung per hour mo, next year, dahil nag-one year ka na, magiging 12 na siya. Oo, parang ganun yun. At least. Kahit isang euro na. Ilang years ka na dito? 5. Ay, per 4 years and 6 months. Ikaw? 3 years. Ay, 3 years. Oh. A year. 3 years and 2 months. Magto-2 months pala. So, sa ganyang katagal nyo nang nag-stay dito sa Finland, masaya ba kayo? Di ba sabi nila, Finland is the happiest country? Masaya ba talaga dito? Masaya ba talaga? When it comes sa benefit na natatanggap niyo sa government at saka, syempre, sa all in all, general. Work-life balance. Oo, ganun. Yung work-life balance, okay naman sa akin. Nakareof ka naman ng 4 days. Tapos, work ka na ng 5 days, mga ganyan. Which is, ano naman, para sa akin is, okay naman. Hindi, masaya naman ako. Siguro sa ano din, sa ano mo din yan, sa life ko, no? Sa, tsaka kung positive ka talaga sa buhay, positive din talaga ako. True. Diba? Kaya, positive vibes lang tayo. Tsaka, parang ang pinaka-goal kasi talaga dito ng mga nurses na nag-apply is parang maging nurse dito. Kasi pagdating mo, hindi ka naman talaga talagang registered nurse pagdating dito. Assistant nurse ka or practical nurse ka. Assistant, ganon. So, parang kung ikaw, meron kang career goal talaga, parang ano talaga siya, ma-achieve mo talaga siya dito. Dito parang mag-grow ka talaga dito as a nurse, as a person. At saka wala nang board exam.
Oh, RN dito, di ba? Kaya mas madali. Hindi mo na kailangan mag-IELTS. Wala. NCLEX mo. Yun lang. Ang kinaganda kapag ka nag-aral ka ng lahi-hoy tayo dito, mas madali ka na maka, ano, maka-apply ng citizenship kahit 4 years pa pala. Kasi yung diploma mo ng lahi-hoy tayo, yun na yung proof mo na nakaka-finish ka. Kasi pure finish yung course. Oo. Kasi yung isa sa requirement ng pagiging student, kasi yung language proficiency. Hindi naman ganun kataas yung ano. Pero, kasi hindi mo na kailangan mag-sit ng exam. Oo. Tapos, 4 years pa lang pwede na. Pagka lahi-hoy tayo ka na dito. Ah, hindi 5 years? Hindi. Kapag 5 years to 7 years, kapag ka, ano, wala kang, kung narin, hindi ka ata nakatapos dito. Parang lahat. So, pwede ka masibo yan. So, yung, kung narin, yung friend ko na sibo yan, hindi pa siya maka-apply ng citizenship kasi wala pa siyang, ay, 4 years na siya, pero, wala siyang proof of, pag nag 5 years na siguro, pwede na. Pero pwede na, pag 4 years ka na, pwede ka na mag-apply ng permanent residence permit. Ay, oo nga pala. Mm-hmm. Yung ito, 150 yung per year yung insurance ng bahay. Pero yun kasi, kung nangyari, yung insurance nito, galing sa to dun sa bahay na may natislapalan. Mm-hmm. Parang, transfer? Pag lumipat ka ng bahay, ilipat mo lang din yung address mo. Ano. Pwede rin siyang bayaran ng monthly ata. Parang 11 something monthly. Pag-insurance pa or less yung pata. Ayun, kailangan ng health insurance. Oo. Parang pagka may naging problema sa bahay, may nasira, hindi na ito yung magbabayad. Yun ang insurance. Over the insurance. Oo. Kung nga rin lipat kami, tapos may something, may nasira kami dito. At least, Ilan ang binabayad nyo? 100, less than 150 euro yung 1 year. Okay. Tapos automatic na nagre-ring. Mm. Pero binabayaran niyo siya ng every month? Hindi, binayaran naman ng... Ah, ng whole year na. Pero pwede siyang every month? Mm. Pwede every month. Baka hindi pa niya. Ay, meron niya. Meron na pala. Diba yung lahit at yung ulang? Meron na pala yung... Yung ano? If? Isip. Oh, yung if. If din yung... So, yun is na-summarize namin lahat ng mga napag-usapan namin. Ganyan. So, ang salary ng assistant nurse dito sa Finland is 19 euro. Mababawasan ng tax, ng retirement fee. Yun yun. Kapag kakasali ka. Yun yun, kung kasali ka, kung sumali ka. Life insurance, kung meron ka din. Nabasa ko yung sa vero.fee. Para malaman mo daw yung sahod mo, di ba nababawasan ka ng, let's say, 15% sa sahod. Para daw malaman mo yung eksakto mo sa sahod mo, magdagdag ka lang daw ng 8%. So, 15 plus 8, yung 8% nandun na yung retirement, yung lahat yung unemployment, turbaness, na yun, 8% daw yun. So, 15 plus 8%, magkano yun? 23. So, ma-minus mo yung 23%, yun na yung kabuang neto mo. Oh, okay. Mas easier. So, salimbawa sa akin, ala, let's say 12% yung tax ko, tapos yung sabi niya, yung sinabi niya kanina na 8%, so 12 plus 8%, so 20% yung mababawas doon sa 19. So, ang matitira, let's say, ang matitira ganyan, magbabayad ka pa ng apartment mo, ng tubig, ng kuryente, ng bus card kung magta-travel ka, papunta sa work, meron ka pang house insurance, tapos pagkain. So, kung nagpapadala ka pa sa Pilipinas, sa family mo, syempre mababawasan ulit yung pera mo. Kung pala shopping ka, mag-online shopping ka, tapos maglalabas kayo, ganyan, kakain sa labas, so mababawasan ulit yung pera mo, ganyan. So, ang pinaka
ang pinaka ano talaga dito is yung lifestyle mo. Tsaka idagdag ko lang, kapag talagang may taya ka naman, magiging ano naman na isang hub mo. Isang one line magiging. Magiging 2,000 plus na siya. Mm. And then, may babawas na rin yung tax mo. Mm. Let's say, ang magiging ano mo na, mga 1.5 din siguro or 1.7, depende na sa tax mo. Mm. Malaki-laki na pag nag-graduate na ng lahi hoy taya. Pagka ano ka na talaga, practical nurse ka na talaga. License practical nurse ka na talaga. So, madadagdagan yung sahod mo. So, dahil kami ay mga assistant nurse pa lang. So, ganun-ganun pa lang yung natatanggap namin. Pero sila, dahil matagal-tagal na sila, sila yung mga... Malaki-laki yung natatanggap nila. Nakalubag-lubag na. Ako lang. Ayun. Bad ka pa ng apartment. So, ganun, kayo na lang mag-estimate kung ano yung tingin yung matitira sa sahod ng isang assistant nurse dito sa Finland. So, kailangan, ano ka talaga, career goals ka talaga dito. So, dapat gagraduate ka ng assistant nurse, maging practical nurse ka, licensed practical nurse ka, maging nurse ka, ganyan. Para tumaas yung sahod mo, tataas din yung cost of living mo. Travel ka lang ng travel! Ganon. So, depende talaga yan siya. For me, malaki-laki na din kumpara sa Pilipinas na grabe yung trabaho mo, grabe yung overtime mo, pero hindi ka well compensated. Oo. Unlike dito na carry lang yung trabaho, hindi siya mabigat. Work-life balance. Oo. Ganon yung kinagandahan dito. Diba? Agree. Agree. Tapos lagi kinoconsider yung ano mo, yung ano ba? Welfare. Health. Hindi ko maanap yung ano mo, yung rest mo. Like, for example, afternoon shift ka, so they will make sure na meron kang enough rest bago ka mag-morning shift. Diba? Hindi ka pwedeng basta nag-out ka ng 9 ka, 7 ka ulit. Oo. So, kailangan enough yung sleeping hours mo. Oo, ganun. You know, very ano naman sila sa ano natin. Sa health. Sa health. True. Tsaka kapag nag-absent ka, hindi mo kailangan ng ano. Yung kapag ka nagkasakit ka, alam mo yung one call away lang yan. Hindi yan katulad sa Pilipinas na pero problemahin mo pa kung kakuha ba ng ano, ng medical certificate. Alam mo yung nag-absent ka, pinahirapan ka pa kung pumunta na magkasakit. Diba, mayroon magkasakit sa Pilipinas. Dito, kahit konting sipon, sabihin mo, ay, Diyos ko, sa inaulo ko. Ganyan. Pwede na. Makikita mo lang sa schedule mo, ay 3 days ka ng ano, may 3 days ka ng off. Oo, kasi masakit yung ulo mo. Masakit lang ulo mo, pinag-rest ka ng 3 days. Okay. Sa Pilipinas, masakit ulo mo, kaya mo bang magtrabaho? Pasok ka lang. Wala. Mamamatay ka doon. Minum ka doon ng paracetamol, mawawala. Oo. Tsaka may konting dagdag din sa sahod kapag nag-ano ka, sick ka. May dagdag pang ayan na konti. Ay, talaga ba? Yes. Ay, hindi ko na. Bakit sila naglalaman? Dahil may sakit ka? Naawas. Sige lang. Basta nandun siya sa pay nila. Sa may face din. Makikita mo dun na ano. May dagdag. May dagdag. Ah, okay. Sana all. Sa atin, pag-absent lang, wala. Walang bayan. Ko. Wala na nga ba yung paggagastusin ka pang mag-doktor, di ba? Yung parang... Tama. Pero pag ano, pag serious problem naman na, ano, kailangan ng medical certificate. Ano sabihin mo, na-disgrasya ako. Ano gano'n? Tapos sir. Disgrasya ng dugo. Tapos sir, hindi ka pag-alala. Napaprupang pa. Na-accidente ako. Para pag sinabi mo na mag-absent ka kasi na-operahan ako, gano'n sabihin mo, kailangan mo talaga ng proof na na-operahan ka. Dito kahit stress ka lang, pwede ka din mag-ano. Oo. Ang kinagandahan dito, pag stress ka, i-consider nila na, ano, na sick leave. Sabi mo, stress ako kasi ayaw ng boyfriend ko. Consider yun. Ay, pwede ka mag-upset ko. Kaya, apply ka dito. Tsaka, sabi, may namatayan kayo, ganyan. May 2 weeks na ano ka din. May 2 weeks off ka na, ano. Payad din yun siya. Kahit sino namatay, like, really, I think family. Siguro someone na close mo talaga. Like, kunwari, yung parents,
kumari, or hindi naman, pero kumari ko lang. Grandparents, kaming ganun. Hindi ko lang alam sa grandparents. Pero yung mismo parent at our... Yung direct family. Oh, direct family. Immediate family. Mm. So, yun lang guys. Kung meron kayong mga questions, comment down lang para i-try namin sagutin. I-message ko sila. Ganyan. So, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye! Bye!